guys! Welcome back ulit sa aking muting tindahan. Ako po si Lisel, yung tinderang taga Batangas. Kumusta po kayo? Ayos galaang po kayo. Ayan, for today's video ay sasagutin natin yung tanong na ulit ng ating kasari. Ayan, si Sis Mona Cortado. Kako-comment nga lang sa vlog ko doon sa Smart Padala o GCash Pera Outlet. Sabi niya, kasari, pwede po ba paki-vlog kung paano makukuha ang rebate ng GCash? E-loading this year? Wala na kasing bumabalik na rebate sa GCash e-load. Salamat po. So, yun yung tanong ni kasari at sasagutin natin yan, minatawag. So yan guys, balik tayo. 35 seconds pa lang ako nakakapag-umpisa. Ay meron na ulit nagpa-load ng UTP 150. Ayan, sa Smart Kapartner app ako naglo-load niyan guys. So dito sa tanong ng ating kasari, si Sis Mona Cortado. Ayan, sasagutin natin guys. Ako po ay hindi na naglo-load sa GCash. Siguro nung nagkaroon ako ng GCash, ilang beses pa lang ako nag-load doon ng, sa aking mga customer. So guys, yung madalas na inilo-load sa akin ng customer ko, itong yung Go Extra 90, ito yung top selling nila kasi ito ay 8GB data for all sites, tapos unlimited text to all network, unlimited call to Globe at TM. Kasi kung maglo-load ka sa traditional retailer load ng Globe, ay walang ganito guys, yung 90 nila ay pang data lang talaga na 8GB, walang unlimited call, walang unlimited text. So ito yung pinakamaganda. Ang pinakamaganda pa guys, ang pinakamaganda pa guys, pag dito ka naglo-load sa GCash, makikita mo yung kung ano yung inclusion doon sa mismong load. Hindi katulad sa traditional load, itatanong sa ni customer, ano pong meron yan? Yung Go 90, ano pong meron yan? So, hindi mo masasagot yung tanong ni customer kasi wala nakalagay doon kung ilang gig yun, kung ilang gig yung Go 50, kung may unlimited call ba at unlimited text. So, hindi mo yun makikita doon. So, dito ang kagandahan nga ganun. Kaso, ang pangit dito guys, nawala na yung rebates niya, yung commission. So, matagal na ako guys, hindi naglo-load dito sa GCash. Although, maganda nga ito nga at marami silang mga promos na hindi mo makikita doon sa traditional retailer SIM ng Globe. Pero, hindi ko na to ginagamit at ang ginagamit ko ngayon yung PayMaya na. So, open natin yung PayMaya natin guys. Itong PayMaya personal na ang ginagamit ko, although meron din naman akong PayMaya negosyo. Wait lang. Login ko lang to guys ha. Ito ako guys, naglo-load sa PayMaya Personal dahil malaki yung makukuha kong rebates dito. O yung pinakatubo. Dito makikita nyo yung mga purchase ko. Ito yung 20. Ala! Ito makikita nyo dito sa aking recent activities. So yan kahapon to, January 21. Madalas dito guys, yung nilo-load ko ay Globe. Kasi diba pag sa traditional load, dadaan ka pa sa USSD, asterisk 100. Number sign, pound sign. Doon ka pa, matagal yung process ng paglo-load pag doon ka dadaan sa USSD. Pero kung dito sa PayMaya, ay napakabilis. Hanapin mo lang yung kanilang load o yung promo load na kailangan ni customer. Ang pinakamalakas sa akin na load ay AN20. At saka sa TM ay EasySurf 50. So, yung aking traditional retailer SIM, hindi ko na siya nagagamit doon sa mga promo na load. Nauubos ko na lang yung load ko doon sa mga regular load. So, apat yung option ko ng paglo-load. Dalawang SIM card ko ng Globe. Tapos, dito sa PayMaya. Tapos, may grocery pa ako pag load at itong cellphone ko. So, dito, ipapakita ko sa inyo. Example lang to guys. Wala naman akong lo-loadan. Hanapin mo lang yung promo na gusto ni customer, yung search dito, search button. Tapos, AN20, lalabas na dyan yung promo. Ayan, AN20, tapos pindutin mo lang yan, lagay mo yung contact number ni customer, tapos i-next mo lang yan, tapos yon pag-slide mo dito, slide to buy, yon magiging successful na yung kanilang transaction. Minsan, nagiging successful, pero nagbabawas sa fund mo, yung pala, bumabalik. Katulad nung kahapon, merong nagpa-load sa akin ng 50 pesos, nung trinay ko doon sa aking traditional load, ayaw niyang mag-send. Ngayon, trinay ko dito sa PayMaya Personal. Nag-send siya, pero automatic ay bumalik yung aking fund. Dito, makikita yun sa pinakababa. View all transaction. Dito, makikita mo yung 50 pesos, nagbawas sa akin, tapos refund. Nagbawas, nag-refund. So, yun guys. So, ayun guys, makikita mo dito yung mga transaction mo sa mismong app. Ang meron din naman akong confirmation text doon sa number nito, kung alin yung nakalink na number. Tapos, dito guys, kaya ito ang ginagamit ko dahil nga may rebate siya. Bukod sa top up nating tubo, doon kay customer, diba? Magpapaload si customer kasi sa akin 3 pesos yung patong ko. Doon sa bawat transaction, kunwari 10 pesos, ginagawa kong 13 pesos. Pag 20, plus 3, ganun. So on, kahit 500 yan, plus 3 yan. Always plus 3 sa akin sa Smart at saka sa
Globe. Hindi ko na binabago para hindi na magulo yung si customer, basta plus 3. Dito makikita natin yung pinaka, bukod sa tubo nating 3 pesos, ayan, meron tayo ditong voucher. So, i-claim natin yan, guys. Madalas dito, yung mga registered Globe transaction ko, kasi may kinukota yung aking agent sa Smart. So, tinutulungan ko, kahit may pondo pa ako, kahit may load pa ako sa retailer SIM ko, kailangan kong magpondo kasi may kinukota siya. At bilang pakikisama na rin at tulong na rin doon sa aking agent, ay doon na lang ako nagtatransact sa traditional SIM ko ng Smart para makakota naman siya. So, i-redeem natin, ganyan lang yan, claim mo lang yan, tapos papasok na yan sa fund mo. Back to voucher, so, ganun lang yun, guys. I-redeem ko lang to ng i-redeem. Itong 450 ay ito sa halagang 90 pesos. Ayan. Eto guys, kailangan mo siyang i-redeem kaagad kasi meron siyang expiration date. Katulad nito, ang expiration date nito ay February 19. Kaya kailangan bago mag February 19 ay na-redeem na natin siya para hindi siya mag-expired. So, kung ako sa inyo, Paymaya Personal na lang ang gamitin yung paglo-load. Tutulungan ko kayo kung paano magkaroon ng account sa Paymaya Personal kung wala pa kayong account mamaya. So, ayan guys, marami na at dagdag puhunan na rin to. Naririnig ko yung aking nakalink na cellphone number dito. Nagbabibrate siya. Kasi every time na nagre-redeem tayo ng voucher dito, ay nag-notify din siya doon sa aking cellphone number na nakalink dito sa Paymaya app. Marami na pala akong naipon, hindi ko siya nare-redeem. Hindi agad siya pumapasok sa voucher pagka-load mo, mga ilang minuto pa kasi minsan nga merong hindi successful. So inaantay muna nila maging successful yung pag-load kay customer bago nila ipasok yung voucher mo, yung cashback mo. So na lang mauumay ng kaki-claim dito ng iyong voucher. Buti may nag-comment doon sa aking vlog. Kaya naisipan ko siya ngayong i-redeem. So, tatlo na lang. Guys, tatapos ko na yung pag-claim ng voucher ko, yung cashback ko. Ayan, nandiyan na siya, pumasok na siya dyan. Tapos meron ako ditong expired, yung free insurance. Saka pumasok na sa recent activities ko. Nagdagdag na rin yun sa fund ko. Paano balamnan tong ating fund? Ako guys ay naglalaman via BPI online banking. Ganun pa rin. Napakalaking aluan kung meron tayong online banking na nakalink sa ating bank account. Kaya punta lang kayo sa 7-Eleven, doon lang kayo magpa-load ng inyong Paymaya. Pwede rin kayo sa katulad kong Smart Padala Agent, tumatanggap kami ng ad money dito guys. Yun nga lang, may charge yun na konti. Sa Palawan Express Padala, libre ang pag-fund doon. Hindi ko sure sa 7-Eleven, di pa ako nakapag-try kung libre ang pag-fund doon. Meron kasi ako guys, click dito ng 7-Eleven. So meron ditong ad money, ad e-wallet. So meron din ditong Paymaya. Wait lang. Ayan, Paymaya. May pa-cash in yan dyan. Tapos ilalagay nyo yung cellphone number nyo dyan. Yun, meron pala silang deduction na 2%. Hindi rin advisable yung pagpa-fund sa 7-Eleven dahil may deduction silang 2%. Malaki din ang 2%, guys. So, much better punta na lang kayo sa Palawan Express Padala. O kung may online banking kayo, mas mainam kasi doon libre lang. Ngayon, tutulungan ko kayo kung paano magkaroon ng account dito. So, may lalagay ako sa baba, sa description box o doon sa comment section. Link yun, pindutin nyo lang yun, tapos nandun yung application ng Paymaya Personal. Tapos, gamitin nyo yung code ko. Kasi kung gagamitin nyo yun, parehas tayong magkakaroon ng cashback. Pag successful yung transaction mo, guys, doon sa pag-register sa Paymaya Personal, meron ka na agad buhunan na 50 pesos. Yun, di ba? Yung 50 pesos, pag nakailang 10 pesos yung na-load sa yung customer, kikita na yun. May puhunan ka na agad pag ikaw ay nag-register. Pag ginamit mo yung aking invite code. Kung ako sa'yo, mag-register ka na sa Paymaya Personal, gamitin mo yung invite code ko para magkaroon kaagad ng 50 pesos. Hindi mo malilimot yung 50 pesos. Kasi pag nagdirekta ka sa Play Store, wala kang makukuhang 50 pesos. Pero pag ginamit mo yung invite code ko na ilalagay ko sa description box o kaya doon sa comment section, ayan, makakakuha ka kaagad ng initial fund na 50 pesos. So yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Pinakita ko naman sa inyo na talagang sa Paymaya Personal ako nagtatransact ng aking load transaction. So, dito pwede ka rin mag-cash in, bank transfer, request money, send money. May pay bills din dito, kompleto rin. Kung hindi kayo ma-aprubahan sa Paymaya Negosyo o Smart Padala, yung iba kasi ito yung ginagamit nila. Minsan maraming nagki-claim sa akin na galing sa Paymaya Personal, nagki-claim sa Smart Padala. Alalaman mo naman yung kung galing sa Paymaya Personal. So, ito yung pinang-send nila doon sa mga Smart Padala agent. Pag send money yun lang, ipapakita mo dyan yung number mo. Ayan,
madidetect agad nila na smart padala by Paymaya yung padadalahan mo ng fund. Tapos kunwari 500. Sa 500, merong transfer fee na 750. So, yun ang deduction sa iyo. Hindi katulad pag ikaw ay magpapadala sa smart padala, ay 30 pesos ang magiging charge mo doon. Pero kung may sarili kang Paymaya app, 750 lang ang magiging charge mo. Hindi ko alam kung legal yung i-discuss dito kasi galit sila. Hindi naman, against kasi yung mga smart padala agent sa Paymaya personal kasi parang ito yung pinaka, ito kasi yung parang GCash personal na ginagawang padalahan din. So, ginagawa nila to at hindi siya legal na gawing padalahan. Ito guys ay option lang sa inyo kung gusto nyo makatipid. Ayan, kung magpapadala kayo sa smart padala, sinasabi ko lang na mas makakatipid kayo pag gagamitin nyo yung Paymaya app nyo, yung Paymaya personal nyo sa pagpapadala kasi 750 lang ang mababawa sa inyo. Dito guys, maraming load ha. Kompleto na rin dito, may Smart Token Text, PLDT, Dito, Globe, TM, Cherry Prepaid. So yan, di ko na to alam yung iba, mga prepaid na to. Meron din silang mga games, ayan. May entertainment din, may Kumu. May nagpapaload sa akin ng Kumu ha kasi may nagkukumu dito. Tapos GSAT, yan yata yung sa TV. May nagpa-load na rin yan sa akin. Tapos transport, ayan, Grab. Ayan. Marami ka ditong pwedeng pagpilian, guys. So, yan o. May mga sa Jollibee. Hindi ko pa kasi nabubuksan itong sa Jollibee. Hanggang dito na lang, guys, sa video ito. Salamat po sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel, Lizelle Dumdum. At huwag na rin po kalimutan pindutin ang notification bell sa baba para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Salamat guys! Ingat kayo! Bye-bye! Happy selling!